paraan mo. Yun, welcome back mga lods. Dito ulit tayo sa ating vlog, sa ating channel, Kagabi Vlog. At ngayong araw na to, nagkakabit sila ng steel deck. Ganito po yung ano, ginawa namin para mas matibay yung rooftop at mas matibay yung slab ng rooftop. Ang ginawa namin sa steel deck ay pinturahan namin. Ay hindi pala, lagyan pala ng primer. Epoxy primer para mas matibay yung steel deck, kasi lalagyan po ito ng Sahara. Talagang pag may Sahara, kakalawain ito ng steel deck. Kaya nalagay namin yung primer para sigurado na hindi kalawang. So tara, silipin natin yung ginagawa nila. Ayan mga lods, yung steel deck na kinabit. Napansin nyo, meron na siyang ano, epoxy primer. Nalagay po dyan, epoxy primer na kulay gray. Ilalim tsaka ibaba po, meron pong epoxy primer yan, para hindi talaga kalawangin. Kasing steel deck, ano, lalagyan po kasi ito ng ano, ng Sahara. Pag may Sahara po kasi ang steel deck, nilagyan, talagang kakalawangin yan. Kasi po ang Sahara po ay chemical po yan. So ang purpose naman ng Sahara, pang waterproofing na rin. Pero bukod dun sa Sahara, papatungan pa natin ito ng flexiband sa ano, ibabaw, para hindi talaga tumagot ng tubig sa ating rooftop. Ito nga pala mga lods, ano pala ito, rooftop. Rooftop. Kung napansin nyo mga lods, putol yung buhos ng slab. Kaya putol yan mga lods. Kasi ganito yan, dito muna sila magbubuhos sa kalahati. Bali dito sila maghahalo. Dito sila maghahalo. Galing doon ng materials, yakat dito sa second floor. Diyan yung mag-assemble pati mga halo. Diyan maghahalo tapos saka dito yakat. Ayan. Yakat. So silipin natin yung ano, mga beam natin. So mga beam natin discard dito ay alam to, 12mm lang to na beam. Bali para mas matibay siya, nilagay siya ng extra bar. Ang laki po ng extra bar niyan. Kung makita niyo ang extra bar, ayan extra bar natin. Ayan. Ito po ito. Ayan. Ayan yung extra bar. Extra bar natin. Yan, malaki po. So lahat yan, ano, ginawa na lang na 12 yung beam, kasi nga rooftop naman to, wala namang bubuhati na malaki. So ganyan, nag-reduce na lang. Kasi dapat to 16mm, dapat to nag-reduce na lang. Tapos yan din sa kapila. Yan din sa kapila yung ginawa. Tapos yan, hindi nga rin ginawa. Extra bar din na 16mm. Tapos ito lahat 12mm. Bali yung extra bar na to, yun yung mga pelpurula na hindi na pwede pakinabangan. So nalagyan na lang dyan para mapakinabangan. Yun yung ginawa nila. Bali ganun pa rin pagkabitan lang steel deck. Ang pagkabitan lang steel deck, ganun pa rin. Dito pa rin nakasampa. Kumbaga ito yung forma. Ito yung forma niya. Nakapatong sa dito. So medyo kinapos na lang kapatong yung steel deck eh. Pero okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yung kinapos. Mahaba pa naman. So ito po, para sure na hindi talaga kalawakin to, ginagawa. Ang gawin namin dito, ito po na pinag-grinderan, pinag-tabasan. I-spray lang po yan ng pilot na pang-metal. I-spray lang po ito ng ano pa, ng pintura, yung pang-metal. Para di talaga kalawangin. Sure, hindi kalawangin talaga. Kasi po kalimitan ng steel deck, di kinakalawang talaga yan. Sa pinag-grindiran, pinag-tabasan, di talaga kinakalawang yan.
i-register natin ng ano yan, ang tilok ng pang-metal. Ilang kalawangan yan. Tapos ginawa nila dito, ganun pa rin ginawa, yung ginawa sa baba, ganito pa rin yung nigito ng ano, ng nirebit dito. Ayan, nirebit ko yan kasi po para hindi ano, hindi bumuka yung steel deck o magkaroon ng siwang pag binusa na. Tapos ito mga lords, napansin nyo, meron ganito, meron ganyan. So, ang purpose nito, kasi meron mag-aroon siya ng gutter sa yung gutter sa kantuan. Kasi ang purpose niyan, para hindi walang putol sa buhos. Kumbaga, ito na yung ano, yung finish. Kung ito na yung slab niyan, andito na yung slab niyan, dito merong gutter. Para sabay sa buhos, kasi kung papatungo rin yun ng hollow block o ano, may patungo mo ng hollow block yan. Yung hollow block kasi ano yun eh, yung siwang nun malalagay ng tubig, papasokin ng tubig yun. So para sigurado hindi magkaroon ng leak, kaya ginawa ng ganyan. So panigurado lahat yan. Lagyan tang ano, tang buyan, lagyan ng ganyan. O pakita natin sa inyo kung paano nilaki nakatip yung steel deck. Pag okay ito mga lods, mas okay yung ganito, gawin nyo yung ganito. Kasi matibay talaga. So sige ng mga ilan lang, pero sigurado na hindi kalawangin. Kumbaga tatagal lang ilan dekada yung bahay na pinapagawa nyo. So, maganda yung ganyan gawin nyo na matibay na, solid pa pagkagawa. So bukas lalagyan niya ng bakal yan. So ayan, itinabusan mga ilang araw. So ayan, umuulan na dito. Ayan, kita niyo tanoy. Tanoy yung overlooking. Ayan, tara yung interlooking. Nga po ito yung rooftop. So ayan mga lords, umuulan na dito sa amin. So kung tayo next vlog ulit, at i-subscribe, pa-like and share na rin ang ating mga videos. At salamat po sa lahat ng sumusuporta at magkikita kayo palagi dyan sa kinaroonan mo kung nasan man kayo. So, God bless po sa inyo lahat at paalala po.